Hello guys, magandang gabi. Nandito na naman ako para magbigay ng mga panibagong tips. Siyempre, ang ibibigay kong tips ngayon ay tungkol sa safety riding. Yan. Wow! So siyempre, bilang daddies at bilang rider, siyempre dapat mag-iingat tayo sa pagdadrive dahil maraming nag-aantay sa atin sa ating pag-uwi. So ano-ano nga ba ang safety riding tips na ibibigay ko sa inyo? Siyempre, bago ko sabihin yan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Number one, safety start, a safe rider's attitude, courteous, considerate, and patience. Ayan ang mga positibong bagay na dapat na meron ang isang riders. Physical and mentally fit. Siyempre dapat handa ang katawan mo sa pagdadrive. Dapat hindi ka nakainom. At kung maaga naman ang pasok mo, dapat maaga kang gumigising para hindi ka nagmamadali. Kasi sa pagmamadali natin, dyan tayo madalas na didisgrasya. Requirements before riding. So, syempre, dapat dala-dala mo ang lisensya mo. Kung motor ang dala mo, restriction number 1, dapat yan. Kung private car, restriction number 2. So, dapat dala-dala mo rin ang rehistro ng motor mo at dapat rehistrado siya. Number 2, rules and regulation of traffic should be followed. So, marami sa atin guys ang di marunong sumunod sa traffic rules and regulation. Lalong-lalo na sa simpleng traffic lights. So, dapat alam natin ang mga regulatory sign, informative sign, warning sign, tsaka directional sign. Yan. Yan ang mga bagay na dapat tatandaan natin pag nasa kalsada tayo para iwas aksidente. Kaya siyempre, iwas huli. Diba? Number 3, proper gears. So, siyempre guys, pag nagmumotor tayo, dapat alam natin ang mga tamang kasuotan para pamprotekta sa ating katawan. Unang-una na dyan, ang helmet, ang knee pad, yung long sleeve o jacket, nakapantalon, nakasapatos. Yan, dapat kompleto tayo para magkaroon man ng konting aksidente, mababawasan yung mga injuries natin. Number 4, guide to pre-ride. Yan, dapat syempre bago tayo umalis, i-check natin yung general appearance ng motor natin, yung oil, yung tires, yung brake, yung alignment, ano pa ba? Side mirror, electricals, para syempre maiwasan natin yung aksidente, yung abala. Syempre mahirap na pag nasa kalsada tayo masisiraan ka, mawalan ka ng preno, diyan nagsisimula yung aksidente. E dapat lagi natin tatandaan yan bago umalis. So number 5, proper handling of motorcycle. So yung number 5 na yan, mas maganda kung may tuturo ko nga ng ano yan ng actual. Kasi ayan yung tamang pag-center stand ng motor, pag-side stand, pag-sakay, pagbaba ng motor. Kasi marami sa atin, pag nag-center stand pa lang, hirap na hirap na. Yan. Sa next video ko, ituturo ko sa inyo yung proper na pag-center stand o pag-sakay, pagbaba ng motor natin. Number 6, proper posture. So, ayan yung, halimbawa pag nag-drive ka, dapat straight lang yung tingin mo. Yan, tapos relax mo lang yung balikat mo. Yung kamay mo, pag nakahawak sa manubela, dapat naka-bend ng konti. Tapos, yung paghawak sa throttle, kasi may mga driver na ano pag umahawak sa throttle, ganyan na ganyan. Kaya pag napigayan,
sa ganyan, dapat naka parang 120 degrees yung sakto lang. Anong ganyan, 120 degrees. Para mapiga naman, konti lang. Wow! Yan, hindi yung gigil na gigil. Tapos, straight body, para naka-align. Tapos nakaupo ka ng tamang pwesto sa upuan, sa bandang gitna. Yan ang dapat. So, number 7, safety checking. So, dyan sa number 7 na yan, sa safety checking, madalas dyan yung mga, kapag nag-drive ka, yung motorcycle blind spot, yan ang iiwasan natin kasi dyan madalas na aksidente. Tapos, kung liliko ka, dapat at least 5 seconds nagsisignal ka na bago lumiko. Kung kakaliwa ka o kanan, magsignal ka na ng ahead bago ka lumiko. Kasi yung iba, lumiliko na, tsaka lang nagsisignal. Kaya minsan yung mga parting sa likod, yun, sa pool, nadadali sila. Kaya natanda natin ng mga blind spot, tsaka yung pag-signal. Number 8, analyze road situation ahead. So, dyan sa analyze road situation ahead, meron tayo tinatawag na yung SIPDE, yung SIPDE. Sa S ay yung scan. Siyempre, kung parating ka pa lang, i-scan mo na, parang iniisip mo na kung anong pwedeng mangyari. Tapos I, identify. Tapos P, predict. Ayan, dapat pinipredict mo na. Kung halimbawa kung may nakita ka naglalakad sa harapan mo, ipredict mo na baka may biglang tumawid. Okay, may mga aso kagad sa malayo, possible tumawid dyan. Tapos decide. So, malayo pa lang mag-decide ka na kung halimbawa kung liliko ka o kakanan para hindi ka mataranta. So, kapag napag-decide ka na, doon ka na sa letter E, execute. Yan. So, laging tatandaan yung SIPDE, scan, identify, predict, decide, then execute. Number 9, proper braking technique. So, sa proper braking technique, kasi may mga motor na ngayon, katulad ng motor ko, yung Honda Click 150. Wow! Combi brake yan. So, kapag pinreno mo yung kaliwa, yung sa likod, nagbibigay na yan ng preno sa harapan, sa bali 70-30 na yan. So, kung di naman combi brake yung motor mo, rear plus front, yan ang pinaka mabisang pag handle ng brake kapag nagmumotor ka. Kasi kapag front lang, possible mag-slide yung motor, yung unahan mo eh. Pag likod lang, pag rear lang, possible mag snake tail, yung tinatawag nilang gumaganyan, yung likuran ng gulong mo. Kaya pinaka-safe dyan yung rear plus front, mas safe ka dyan sa preno na yan. Number 10, pillion riding. So, sa pillion riding, halimbawa kung ikaw yung angkas, dapat, ang tamang pag-angkas kasi, kahit lalaki ka o babae, dapat nakayakap ka sa nakaganyan ka sa, basta nakaganyan ka sa pinaka-waist ng driver. Huwag kang hawak sa balikat kasi possible yung balikat pag naglikot ka, hawak-hawak niya ng manubela . Tapos dapat yung hita mo nakaipit sa waist niya. Tapos halimbawa, kasi madalas pag nakaangkas ka, nakikitingin ka rin sa kalsade. Iiwasan mong sa left side sumilip. Halimbawa, si silip-silip turn ganyan. Iiwasan mo sa left side ka sumilip kasi ayun ang madalas na ginagamit ng driver na side mirror. Yung left side. Kung gagawin mo, mag-right side ka na lang. Pero huwag naman bend na bend, mga konti lang. Yan. Kung gusto mong silip, sumilip sa right side ka, iwasan mo yung sa left side. Kasi, ayan ang pinaka-importanting side mirror ng driver.
Kapag pag-angkas ka, huwag ka malikot. Kasi baka ilaglag ka ng driver mo. So sa panahon ngayon, bawal mo na angkas. Kaya ligtas tayo dyan sa number 10 na yan. Number 11, who's on board in the roads? So sa number 11 na yan, isa yan sa mga nakakatakot eh. Pag sinabing who's on board on the road, sa kalsada maraming mga truck. Yan, kasi mga truck eh, madalas eh, motor ka lang, hindi ka basta-basta nakikita ng truck, kaya nakasagasaan ka ng truck. Ano ba? Mga cyclist, mga nakabike, pedestrian, yung biglang-biglang tumatawid. Pero dapat pag alam mo malapit ka na sa pedestrian, mag-minor ka na. Wow! Kasi ayun naman talaga ang dapat. Tapos, mga kotse. Yan, kasi maraming mga, hindi lang naman mga driver ng motor ang ano eh, kamote. Aminin na natin. Meron din mga driver ng kotse o four wheels, mga kamote rin. Number 12, be alert all the times. So, yan ang last natin. Ibig sabihin, consider na, and adjust. Consider, adjust sa mga sitwasyon. Kung alam mong, halimbawa, nagda-drive ka. Ako, pag nagda-drive ako, adjust lago sa sitwasyon eh. Kung overtake man ako, dalawa lang ang pinagpipilian ko. Alanganin at sigurado. Pero kung may sasakyan yan, doon ako lagi sa alanganin, kaya hindi ako lulusot. Doon ako lagi sa sure para iwas aksidente. So, guys, ayun ang 12 tips na sa safety riding para kahit at paano eh, safe tayong makauwi sa ating mga pamilya. So guys, lagi natin tatandaan, ang pagka-drive ng motor ay napaka-enjoy. Pero syempre, kailangan natin ng doble ingat para sa ating mga pamilya. So hanggang dito na lang, sana nabigyan ko kayo ng magandang aral. So syempre, huwag nyo kalimutang mag-like sa aking channel, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mga susunod nating mga videos.